ang video po natin tonight is ano lang, kwentuhan ng aking totoong buhay na deep inside, I'm sad. Sana matulungan ninyo ako through your sharing. I really appreciate it. Salamat po. Grabe na yung iyak-iyak ko dito, tapos hindi pala naka-on yung microphone ko. Mute! Ano ba yan? Kaya ginawa ko tong video ko, gusto kong i-share sa inyo yung buhay ng isang ano na walang ama. Gusto ko kasi through YouTube sana matulungan ninyo ako mahanap yung father ko. Yung father ko is Aliho Dagsa Pabianya. Yeah, yung father ko na ano. 2 years old pa lang kami ako. Iniwan na kami. Naghiwalay yung mother ko. Naghiwalay sila. Tapos ano, since then hindi ko na nakita yung father ko until now. I'm 40 years old na, pero hindi ko pa nakikita yung father ko. Sana ang purpose ko naman talaga dito sa YouTube ko na ano, kaya nag-open ako. Number one is ito na masana ito magiging platform ko na mahanap yung father ko. Ito yung baka through sa sharing ninyo, through ano ninyo na mahanap saan man siya ngayon. Gusto ko ipaabot sa kanya na matagal ko na sana siyang gustong makita, pero wala pang time nung ano na maghanap pa sa kanya, na sana makikita ko siya balang araw. Hindi biro yung buhay ko na wala siya. Yung buhay ko na wala kang ama, hindi as in na maging complete yung buhay mo na isipin mo wala kang ama. Parang kulang talaga. Every Father's Day, umiiyak talaga ako. As in, every Father's Day, umiiyak talaga ako. Kasi nga, yung hinanap mo yung father mo, yung maalala mo, nag-celebrate sila ng Father's Day. Tapos ako, wala akong father. Hindi ko man lang siya nakikita. Hindi ko man lang siya nakita ng personal. Gusto ko masaya. Gusto ko ano. Pero behind, yung may kulang ka, yung wala yung father mo na iniisip mo na ano kaya mukha ng father ko. Yung mga side ng mga relatives ko sa Pabianya, wala ako bang nakilala aside sa brother ko. Dalawa lang kami ng brother ko na Pabianya, kaming dalawa. Yung wala na namin ano. Ayun ang pinaka ano sa akin na nasana mahanap ko lang yung father ko. Kung buhay man siya, pasalamat talaga ako sa Lord kung buhay pa siya. Pero kung wala na talaga siya, kasi may nag-message pala sa akin nung naganap ako sa Facebook noon. Nung 2010 yata yon, may nag-message sa akin, sabi patay na daw. 20 years ago. So, 10 years old pa lang ako. Diba? Yung hindi mo na ano, gusto ko lang sana makita kung patay na siya, sana makita ko naman lang yung libingan niya. Kung saan man siya. Lalong tumatanda tayo, yung may kulang ka sa buhay mo. I mean, lahat ng ano, ibinigay naman ni Lord ng complete. Pero yung human nature natin na may father tayo na yung ano, flesh na ano, kaya yun lang ang inano ko na mahanap ko yung father ko na makilala man lang. Yung mga half sister ko sa side ng father ko, hindi ko talaga nakilala.
walang pamilya na nakilala ko na relatives ko na yung pamilya na sa side ng father ko. Kaya yon. Napakaano talaga ng minsan. Minsan nagano ako. Minsan nakaano ako na sana magdita man lang yung father ko. Makilala ko na yung mga ano ko, yung mga ipinanganak ako sa Aguho, Mambahaw, Camigen. Yung relatives ko hindi ko talaga alam yung ano, pero yung mother ko hindi ko pa as in na ano kung saan talaga, kasi wala pa akong time na maghanap nga nung ano, kasi nga nandito ako, nagtatrabaho ako dito sa abroad para sa mga anak ko, kasi ayaw kong matulad ang mga anak ko sa akin na walang sumuporta sa akin, hindi makapagtapos ng pag-aaral dahil hindi ko iniisip ang sarili ko. Ang iniisip ko na lang yung mga anak ko. Di baling maghirap man ako dito. Yung bang, iba kasi yung magtrabaho ka sa ibang bansa na wala kang pinag-aralan. Meron man, pero lahat naman nga talaga, ano, by God's grace, i-provide naman ni Lord. Kahit nga may natapos tayo, pero kung hindi natin nadepende yung buhay natin sa Panginoon, nakadepende tayo sa sarili natin, walang mangyayari. Kaya yon, ito, masakit sa puso, as in, masakit sa puso, pag maalala ko lahat yung ano na, yung dermo na ano, until now. Ang pinakamaano lang talaga, pag mag Father's Day, sa father nila, nag-celebrate sila na nandyan yung father nila, di ba? Ang saya-saya nila. Tapos, ako wala akong father. Hindi ko nakita yung father ko. Oo, yung... Ayan ang pinaka... behind sa ano ko. Na masakit. Marami akong pinagdaanan sa buhay na mas masakit pa sa ano. Pero, kakayanan ko naman din yun. Lumaki na ako. Pero yung sa side lang talaga ng father ko na gusto ko lang sana siyang makita at makilala. Kahit picture man lang, hindi nga yung buhay ko ngayon na nakilala ko talaga si Lord. So paano yung pinapasalamatan ko lahat ng naranasan ko sa buhay. Kung ano ang ang naranasan ko sa buhay ko nung bata pa ako. Inano sa ano mo, sa paa mo, yung sinunog niya, tapos yung nag-apoy-apoy pa yung bakal, tapos nilagay kaya niya dito sa paa ko. Yung balat, mabuti na lang itong balat, hindi itim yung balat ko, ito yung balat ko. Hindi ito itim, puti. Oo, ito yung ano talaga ng mama ko noon. Yung bata pa kami, tapos magigil kami, tapos yung father ko inano ng lubid, yung lubid na ano, ratan, lubid yan pag magkasala kami, yan ang iano sa amin. Tapos yung nagkasala pa ako na nahulog yung kapatid ko, pinalo ako sa ano, sa sinturon, yung ano ng sinturon, yung ano niya, pinakatip talaga, naputa sa mata ko. Ang mata ko na, ano kaya to, lumubo kaya to. Akala ko nga, mabuhulang talaga ako noon. Kasi ang ano na to, ang laki na kaya nito. Tapos, mapula pa. Kasi nga, naano siya sa tip ng sinturon. Kaya, ayun, ang dami ko talagang ano sa naranasan ko sa buhay. Tapos, ilang beses ako na sa pal ng si father ko, kasi nga yung ano din yon, yung karne na ano, nakain ng aso, naglalaro ako sa labas, tapos pag umuwi nila, ubos na ang ano namin, ang karne. Kaya ayun, na ano, nasampal ako, tapos dumulugo na yung ilong ko. Alam mo yung na, umalis ka, tapos pumunta ako sa ano, sa nagigib ako ng tubig. Ngayon ko lang naalala na nung nagbasa na ako ng Bible,
palagi ako nakikita, nakakakita ng rainbow, pero hindi ko yan alam kung ano pala yan, promises ni Lord between you and me, between God and us. Magigib ako, uyak ako ng iyak sa daan, tapos magigib ako doon mag-isa, tapos makikita ko yung rainbow noong bata pa ako. Palagi ko yan nakikita, pero hindi ko alam kung anong meaning. Tapos yun, ngayon alam kong mga ganyan na yung mga bagay, malaki akong nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sinustain niya ang buhay ko. Kasi kung hindi sinustain ni Lord yung buhay ko, matagal na ako wala. Matagal, noon pa nang bata pa ako, gusto ko na magpakamatay ng dahil nga doon. Magkasala kami. Ang grabe yung discipline ng mother ko at saka yung stepfather ko. As in, ang sakit-sakit. Ilang beses na akong lumaya sa bahay, ganun. Pero yung never din ako nagtanim ng galit ng parents ko. Galit. Umiyak man ako. Masakit na hindi ka susuportahan ng parents mo. Nag-aral ako ng elementary and ng high school. Tapos yung mother ko din noon, pahayaw ko nang mangyari sa mga anak ko. Yung brother ko, ang ganda ng mga notebook. Tapos ako, mga recycle lang yung mga notebook ko. Tapos yung brother ko, binibilhan talaga yan ng mother ko ng Katia. Ang ganda-ganda yan ng ano niya, yung mga notebook ng brother ko. Kasi yun, ang isa lang ang nag-iisang lalaki din. Tapos ayun, ganun ang buhay. Pero makatulong din ako sa inyo na dapat tayo magpakatatag. Kasi yung minsan yung naranasan natin, ito yung way na ma-appreciate natin yung goodness ni Lord. Yung ma-appreciate natin yung kabutihan ni Lord sa buhay natin. Ma-appreciate natin yung pag-sustain ni Lord sa buhay natin. Na hindi natin hiningi, pero si Lord ang umaakay sa atin para makatayo tayo ng ganito. Makatayo tayo. Yung ginagawa sa atin, yung ginagawa, yung naranasan natin, dapat natin, hindi natin gagawin sa mga magiging anak natin. Kasi nga, hindi biro. Alam natin ang naranasan, kaya wag natin gawin sa mga anak natin na hindi natin masuportahan. Parang i-abandon na lang din natin sila. Para na lang, kung wala tayong narating, na wala tayong pinag-aralan, dapat hindi natin gagawin sa anak natin, dapat natin magsumikap para sa kanila. Kaya nga ako nagtrabaho dito sa abroad ng ganito, para lang sa mga anak ko, na hindi sila magkagaya sa akin na walang natapos, walang sumuporta sa akin. Kaya yun lang po ang aking isi-share sa inyo ngayon. Ito lang muna ang isi-share ko sa inyo sa balang araw. Isi-share ko lang din sa inyo kung ano ang kabutuhin talaga ni Lord para sa buhay natin, na dapat tayo maging matatapos.